You're listening to Manna for the Day. Purihin po ang ating Panginoong Hesus sa isang magandang umaga na binigay po sa ating lahat. Kagalakan ko po na ibahagi po sa inyo ang ating mana sa araw po na ito. At ating pong pagsalusaluhan ang salita po ng Diyos, ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1 hanggang 5. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long sufferings and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires. Because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth, and be turned aside to fables. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of evangelists, fulfill your ministry. Alam niyo po, bawat OFW, kasabihan po na natin yung makapagbakasyon po tayo sa mahabang panahon, di po ba? Lalo na po dun sa ating mahabang pagtatrabaho, yung bang makapiling mo yung mga mahal mo sa buhay, maglibang, magalis po ng stress, makapagpahinga, yung bang kalimutan muna natin yung ating mga trabaho, at mag-focus po tayo sa ating bakasyon. Masasabi natin sa wakas, makapagpapahinga na rin. Subalit, ang bilin po sa atin ni Pablo, preach the word in season and out of season. Lord naman, bakasyon naman po ngayon, ready bang escape muna kami? But no, we should share the word. Alam niyo po, while we are waiting in wait for our layover, no? May nakatabi po kaming Pinay na napakarami niya pong concern sa buhay. Bilang mga mananampalataya, isang magandang opportunity po ito para magbahagi ng salita, di po ba? Makinig lamang muna po kami sa kanyang mga sinasabi matapos po naming magbigay ng ilang advice, nagsimula na po kaming magbahagi ng mabuting balita. Naghiwalay po kami na baong-baong po niya yung kasiyahan at naroon po yung kasgarduhan sa buhay. Tulad po ng nasusulat sa ating text kung paano initasa ni Pablo ang pangunahing gawain po ni Timoteo. Ay yung bang magbahagi po ng mabuting balita. Kaya tulad po ni Timoteo, tayo mang mga mananampalataya ay kailangan ding magbahagi ng kanyang salita. Dahil sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, hahatulan niya ang mga buhay at maging ang mga patay. Nakalulungkot po yung mga sasapitin ng mga taong hindi nakakilala po sa Diyos. Yes, naroon po yung ating mga plano, naroon po yung ating mga gagawin, subalit kapag kinailangan po tayo, tayong tawagin upang magbahagi ng kanyang salita, bakasyon man tayo o hindi, we cannot say no sa ating Diyos. Lagi nating uunahin yung kanyang plano. Ang sabi ni Pablo, be instant or be ready. Na ang ibig pong sabihin, lagi po tayong on call. Anytime po tayong tawagin, we are 24/7 to respond. Dagdag pa niya, sabi po ay to reprove or convince. Na sa bawat makakausap po natin, mahikayat po natin tumanggap sa Diyos ng taong hindi nakakilala. Upang sa ganun, mahaligtas po siya sa tunay na kapahamakan. Ang sabi, darating daw po yung panahon na ang mga tao ay hindi na makikinig sa wastong katuruan. Kung papansinin po natin ang kapanahonan po ngayon, nagaganap na po yung sinasabi po ni Pablo. Pero hanggat mayroon pong mananampalataya na tulad natin, narito po tayo upang ipangaral po natin ang kanyang mabuting balita. Lagi po tayong maghanda sa iuutos po ng ating Diyos. Hindi pa huli ang lahat, kaya kapatid, malaki po ang iyong magagawa na bago bumalik po ang ating Panginoong Hesus,
marami na tayong madala sa kanyang paanan. Kaya kapatid, lagi kang magdala ng God's law and God's son. Sa pagtawag niya sa iyo, you are ready in season and out of season. Kaya kapatid, ibahagi po natin ang balita po ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. O aming Amang Diyos, kung paano niyo po ibinigay sa amin ang iyong bugtong na anak para po sa aming kaligtasan. Ang kaligtasan po ito na ay siya po magbigay po ng kasiglahan sa amin na makapagbahagi ng iyong mabuting balita. Gamitin mo po kami, O Diyos, upang sa ganon, madala po namin sa iyong paanan ang bawat kaluluwang hindi nakakakilala sa iyo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. And that was our manna for the day. Subscribe and follow our social media accounts for more content and be updated with our main Christian podcast.